105.7. Padang kemana ke peminat 105.7 Joy FM sa Yaki Broadcasting System. Oras alas 6, stress na. Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag Serpentina Plus. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa 105.7 Joy FM. Kasama si Caloy Rosario. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Maayong buntag kaninyong tanan mga katinig. Welcome na usab niya itong programang Tinig ng Bayan. Adlaw nga Martes, 20 kita sa bulan sa Hulyo 2021. Fiesta Oficial, Muslim Holiday. Karong nga adlaw mga katinig. Humana gideklara ni Pangulong Rodrigo Duterte ang July 20 isip pag-celebrar sa Eid al-Adha o Feast of the Sacrifice no sa usa kini sa mga legal holiday sa atong mga kaigsuonang mga Muslim ilawom kini sa proclamation number 1189 ni Pangulong Rodrigo Duterte no sigon sa executive order nga gipagawas ni executive secretary Salvador Medial Dia gihatagag pagtugot ang ato makaigsuuna nga mga Muslim nga makaselebrar kay kini usaman sa importanteng adlaw alang kanila. Una nang nga gideklara sa BARM government pinaagi sa nibang Samoro Grand Mufti Sheikh Abu Huraria Udasan ang paghimo og Eid prayer. Kaya nagkataon mga katinig sigun sa ilahang Hedzra calendar adlong Martes na sentro no ang naasoy nga aktibidad so gipahimang no ano sabang nga makaigsuuna nato nga kung magpaghimog sambayang sundon kanunay no kaya gina-expect man basta yung ani kaniadtong wala pay COVID ang pagpatigayon og mga congregational prayer sa mga mosque o ban pang mga lugar pero tungod kay adunay COVID mo nang gipahimangnuan ang mga kaigsuunan nga kanunay mutuman no sa health protocol tungod sa bahad sa COVID-19 kay karon nakasulod na sa atong nasod ang Delta variant nga gikadlukan dito sa India nga paspas kay mukuyanap og daghang gipatay dito mo nang karon mga katinig padayon ang pahimangno kay sa kasamtangan ang kaso sa COVID-19 diri sa probinsya sa Cotabato na side ba mo doon na napoy tulok ka mga taga probinsya ang namatay mga katinig human naigos COVID no kini sila usan ini taga Kidapawan City ang usa taga Kabakan ang usa taga President Rojas kagabi nakatala na po dugadugang 14 ka mga bagong kaso sa tibuok probinsya. Pero good news kay dunay 24 ka mga naka-recover. Sa tibuok ka SOC Sergeant Region mga katinig dunay dugang nga 118 nga mga bagong kaso. Maayo pod no kay dunay good news gapon 308 ang mga naayo. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Ang walay ayo mga katinig padayon gapon ang mga nagakitabo nga mga disgrasya sa kadalanan no. Kagahapon doon na po yung aksidente na itabo diya sa may parte sa may makilala. Oo, human na katong usa ka dump truck na tumba nga doon ay kargang mga culvert no. Diha particular sa may area sa may singkatulan. O, doon na po yung motorsiklo nga na-aksidente. O, duha ka-aksidente actually ni Tabo kagahapon o, sa post ni Cheryl, no? Usa sa mga avid listener nato sab, na nag-tikay ang tungo sa ka-motorsiklo nga kulay blue o katong dump truck nga puno sa doon ikarga nga mga culvert. Pero doon ay dugang nga detalye sa naasoy nga insidente si Tinig
Teresa Lisel Banga, doon na po'y naitabong aksidente dito sa may Magpet kung diin usa ka mekaniko, no, ang nagsunog ang iyahang lawas. Atong siron ang dugang detalye ni Tinig Teresa Lisel Banga. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Nawalay na angin nga lain ang usa ka dump truck nga adunay dalang culvert human kini na disgrasya sa may National Highway, partikular sa crossing sa Barangay Concepcion, makilala ko ta Bato gahapon sa hapon. Sa Facebook post ni Dondon Balakanan, makita ni ini nga nagtagilid na ang truck sa dalan. Makita sab sa pikas bahin sa lugar. Suwerte nga walay na angin nga lain ang usa ka dump truck nga adunay dalang culvert human kini na disgrasya sa may National Highway, partikular sa crossing sa Barangay Concepcion, makilala ko ta Bato gahapon sa hapon. Sa Facebook post ni Dondon Balakanan, makita ni ini nga nagtagilid na ang truck sa dalan. Makita sab sa pikas bahin sa lugar nga daghan og mga tindahan. Sa report, gilikayan sa maong truck ang usa ka motor, hinungdan nga nawad-an kini o control ug natumba sa highway. Saysay sa mga nakakita sa panghitabo, adunay usa ka tricycle ang hapit nga madamay ug matabunan sa mga culvert apan paspas kining nakahawa sa dapit. Dugang sa Facebook post, pasado alas 8 kagabi, ana pagihapon sa maong lugar ang dump truck lakip na ang karga ni ining culvert nga nagkatag sa highway. Samtang sa pikas bahin, nalapnos ang lawas sa usa ka lalaki human kini nakaangkon og second degree burn pasado alas 12 sa udto sa poblasyon Magpet, Cotabato. Daling gidala sa usa ka balay tambalanan sa Kidapawan City ang biktima nga giila nga si Rogelio Martinez, 48 anyos, residente sa Alim Street, poblasyon Kidapawan City. Sumala ni Gideon Bose, ang Chief sa Operations and Warning Section sa MDRRMO Magpet, na samtang nag-chop-chop ang biktima sa gidyang ka backhoe, aksidente niyang naigo ang tangke ni ini o kalit nga mibuto. Gibuti ang pani Gideon nga adunay panimuot ang biktima samtang ilang gidali pagdala sa hospital. Para sa Tinig ng Bayan, ako si Tinig 13, Lizelle Anion Banga. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Dagang salamat, Lizelle, kalabot sa naasoing report. Samtang sa pika sa bahin, mga katinig, taod-taod, no, atong siren, unsa bang update sa gipahigayong investigasyon sa Magpet PNP sa nahitabo dito sa Osaka residente sa Kidapawan City nga nalapnos ang iyahang lawas, no? Humanang naasoy nga insidente kini nga si Rogelio Martinez. Atong makahinabi karon nga buntaga, mga katinig, ang atong Chief of Police sa Magpet PNP si Police Major Brian Espinosa. Sir, good morning. Si Lawyer Rosario po sa Tinig ng Bayan sa Joy FM. Good morning, good sir. No, magbunta ko sa mga tigpamilya sa JSF. Oo. Sir, unsay nahipos ninyong impormasyon kalabot ni ining pagkapaso o pagkasunog sa lawas ni Rogelio Martinez, ang residente sa Alim Street diri sa Dakbayan sa Kidapawan. Paunsa daw ni buto tong fuel tank sa bakho nga iyang gichap-chap? Bahin sa aksidente lang yun, no, na naitabo, walay ko ana ni
ginatawag na to another story, no, na aside from it, merely an accident, no, na nag-transpire sa trabaho aning si Sir Ken Martinez, si Rogelio Martinez. Oo. Sir Martinez, no, from Kitapawan City. So, iyahang ikuan din bako, iyahang i-cannibalize, iyahang kung sa Bisaya pa, iyahang party-party ho, no? Oo. During sa iyang pagtrabaho niya aning bakuha, na aksidente na nag-leak ang kining acetylene tank, mo na mahinungdan na nasunog sa bya. Ang acetylene tank, kay iyahang gi... Ang pag-chop-chop ni Nidili, gina-imagine man ko na ko primero, sigun sa mga naunang report, gi-mano-mano. So, iyada gigamit ang acetylene. So, sa iyahang... Ang ato kaning paggamit ng acetylene mo, ni ato ang price presumption, no, sir? Oo. Tungod kayo na inakita ang acetylene tank din doon. Oo. Okay. Okay, kung imong tanawon, dako ang possibility nga katong acetylene kay siyempre na ikalayo, mao ni ang nag-ignite dito sa fuel tank nga dunay sulod. Siyempre pag paggamit ng acetylene kay muputol man nagbakal, siguro nasikhan, no, o na yes, niya mapantay katong tangke na dito na padulog ang siga sa acetylene, mao to ni-ignite dito sa pundo nga krudo sa bakho. Mauna, sir, ang ato apod na pangampas. Pero sa pagkikaingon ko na ganiha, sir, depende po na sa gawa sa investigasyon na ginahimo. Sa ongoing investigation na ginahimo sa ato ang Bureau of Fire Protection. Oh, kaya gina-imagine ako ang situation, no? Sa samtang nag-acetylene siya, kay giparty-party naman din nga naasoy nga bakho. So ako, dako po ng pagtuo nga maupod ang hinungdan. Kaya wala may butang nga makapa-ignite dito sa krudo o sa fuel sa bakho, katulad yun ang acetylene nga kung diin naigo or basin wala niya mabantay nga ang iyahang giputo lang kung ano di aigo. Katuo ba siya siguro nga way sulod nga krudo katong tangke, mo nang hinungdan nga nag-ignite itong gigamit niya nga acetylene. So sa kasamtangan, kumusta yung sitwasyon, sir? At sa pagkakaroon, sir, ako apa no, sir, ipa-aduan sa akong investigador po doon, no, kung ipasuta na ako kung saan na ba ang status, no, ni kung ito ang trabante nga nasunog. Oo. So, para po makuha na doon, no, ang details, no, kung saan ba niya, kung isuhulan lang ba niya, iyaha ba niyang bako, or kung saan ba. Mo nang mga pangutan na nawala sa panamo na kuha sa pagkakaroon. Ah, okay. So kining bakho, dugay na siya naka-standby diha? Yes, sir. Dugay na siya siguro na naka-standby, sir. Pero wala pa rin mo na pa ang details, ani, sir. Awa pang gipado ang karong buntag lang, sir. Ah, okay. Sige, sir. So at least maklaro po nato, no, ang dugang mga detalye kalabot ni ini. Sir, ako lang samantala ng pagkakataon kay tungod karon, no, adunay kamando ang gipagawa sa ato ang PNP chief sa tanang mga chief of police nga hugot ipatuman ang pagbantay o pagpatuman dito sa mga health protocols tungod kay nakasulod na ang Delta variant sa COVID-19 diri sa ato ang nasud. Kini dugay naman pa naka-alerto ang atong PNP ug nagapatuman, nagabantay dito sa mga katauhan nga gahig mga ulo. Sa kasamtangan, kumusta ang inyong implementation diha sa pagpatuman sa mga health protocols? Salamat po kayo, sir, no, sa chance na ako ang ipaabot po sa ato ang mga constituent dari sa municipality of Bonpet. Na-alert off, no, although naka-alert na po ang mga ang PNP North Cotabato apan i-remind ta, no, ni ato ang provincial director Police Colonel Villar sa among hitabong Zoom meeting kagabi na suspected na carrier of Delta variant from Butuan na nag-travel from here from Butuan paingon og Jensen o tungod niya ni gi-alerto ta pag gi-remind ta ulit na kumstan ang alert na to o maging mapagmatsyag kita, no, sa mga tao sa atong palibot kung kiniis baguhan ba dapat mabalanto na to, no, kung asa ni siya gikan basig kining tawhana isa ka
exterior no sa kiningikan lokal nato na Delta Barat bayan. Sa pagkakaroon sir ang atong kapulisan diri sa magpaid padayon gihapon sa muang mga activities sa muang mga inisiyatibo kalabot sa atong mga fight against COVID-19. Apil na ni ang pirmi nato na pagkandak og rekorida pag-remind sa mga tao sa atong mga katawahan diri sa magpaid na naagapon kita sa pandemic. So iwasan niya po na to ang mga social ang social gatherings o tabaw sa tanan pinaka-basic no nato na himuon ang pag-wear na to face mask and face shield sa tanang mga sa tanang higayon kung nakita sa public places. Mm. Ang pinakadakong hagit o dakong problema sa inyo karon kay paunsa ninyo ma-identify no kay di mamakita ang kalaban kung ang niagi ba carrier sa variant nga Delta sa COVID-19. Mawala siya. Pero ginahin mo na mo ang tanan na sa pag-identify sa mga possible no na suspected na no na dili ta na namalaan kung asa man ning tawha lagi kan so at least makakuha ta sa may sa especially sa ato ang mga border control pa lang daan mo na to kung asa gikan ang mga tao nga nagsulod sa atong probinsya. Gi-mention ba ni PD kung kinsa kini bay ba o laki tigulang o ham o hamtong o kwan idara na ang naasoy nga nga suspected person? Actually sir wala siya gi kwan sa amo sir no wala siya gi duval slide sa amo iya lang ning gi-remind na lalo na katong mga naka detail sa ato ang border patrol pareha pareha sa may Bulatukan, diri sa may Carmen, Arakan ng mga ang mga regional border niya na i-check or kuhaan og kining identity ang kining mga tao nga muagi para po ma-i-relay nato sa atong mga different MHO no kung naabay sila yung naabay mga bisita from especially from other regions. Ang isa ka dakong hagit o responsibilidad ninyo karon sir kung paon sa bantayan ang inyuhang mga subaadya no kay kinumduman nga gipasirado usa ang mga sapa para sa mga taong mga ligo o guban pang mga resort this time kumusta man open na ba na ang inyuhang mga pwede bang maligo sa sapa di asa magpet ako nga to ang nangunduman sir no murag bulan ka to siguro sa April or March no tong summer season nagbaba si ato ang halangdong mayor o usa ka executive order para temporary close sa mga swimming area, swimming pool ug resorts no? Pero ang katong mga resorts sir na nakapag-comply na no sa basic requirement sa pareha lang may lifeguard na mga life vest pwede na sila mag-operate pero katong mga dili pa naka-comply magpabilin nga mo sila nga sirado. Kung tama ka sir, no? hagit po sa tuwa karon kung unsa ka nagkapagbantay, tungod kay ang municipality of Magpek, daghan-daghan dyan o mga suba. O karon na ulan-ulan, uso po ang pagbaha. No? So ginhangi po na ko ang mga magbukitinyos na dubli ingat kung sakali nga dili dyan malikyan na maka-adto sa suba sa karong panahon. Aha. Likay-likay gid usa pero sa bagay di ang problema lang sa mga sapa karon kay lubog no labi nag ulan-ulan sa taas pero ang nindot di sa inyo kay dunay mga spring ba to sources sa inyohang mga sapa mo na kadaghanan ang ginadtuan sa mga kagsuonan nato. Yes po sir, daghan og mga fault dire no sa ang municipio. Oo. Sir, salamat gyud sa higayon nga gihatag nimo sa atong programa og maayong buntag po. Daghang salamat po sir and God bless po at mabuhay po kayo. Thank you so much po. Mga katinig ninyo nga nabati ang Chief of Police sa Magpet, Cotabato, si Police Major Brian Espinosa. Kalabot ni ining duha ka hisgutana no. Ang pinakaimportante ni ini ang bahad na apagihapon sa COVID-19 busa kinahanglan amping-amping gyud kita kanunay og didto sa nahitabong disgrasya sa usa ka mekaniko ako nagatuo no kay ang acetylene kabalo mo ng acetylene sa mga nakakita na walay problema sa mga wa pa nag-imagine mo na siya ang ginagamit pang putol sa bakal no duna na siya i-compose sa oxygen og kaning nay oxygen og kaning ang uban LPG ang ginagamit eh no
ang uban katog yung acetylene gyud nga ginapalit dunay tangke ana. So mo nang ilahang nga ginagamit, then may possibility ba si katong mekaniko gatuo siguro nga wa nay unod nga krudo katong fuel tank sa bako. Kay kung inun mo aksidente nga naigo, pwede pod no. Pero dili man na mabuslot dayon. Pero ang katong kalayo nga gikan sa acetylene, maotoy posible nga maka-ignite nga mubuto kay tungod sa unod pod nga krudo dito sa iyang fuel tank. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Maayo na lang kay wala na puruhan no. Second degree burn lang ang nahidangatan na sa naasoy nga mekaniko. So lesson kini mga katinig. Alas 6:24 na ang atong oras. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Tungod kay ginakadlukan kining Delta variant sa COVID-19 nga nakasulod na diri sa atong nasod. Grabe ang gihimo nini dito sa India. Unya nakasulod na pod sa Indonesia, mao pay nagpadaghan didto no, og pipila ka mga nasod. Mao nang imbis nga nagpasalamat unta kita kay ni kunhod na hinahinay ang kaso sa COVID, oy ni saka naman pod. Kay mas kuyaw kayo ni si Delta variant mga katinig, tungod kay gawas nga paspas siyang mukuyanap, grabe po siyang muhimo og kanang grabing komplikasyon sa hilabi na sa mga dunay comorbidity o mga hamtong nato mga kaigsuunan. Muna maniguro kita kanunay, ang unang buhato nato diya ang pagproteksyon sa tong kaugalingon. O kabalo na mo po sa proteksyonan ng inyong mga kaugalingon. Kung huwa pa mo kabalo, hala sige kanunay paminaw no. Pero posible wa pa kabalo makabungog na gani kada adlaw no, ginabalik-balik na lang paunsang pagpakusog sa immune system, pagtuman sa mga health protocols, kung mahimo kung doon na ay vaccine magpabakuna na hilabi na sa mga senior citizen. Alas 6:25 oras, makatabang sa pagpaligon sa immune system ang Yaki Herbal Capsule. Dako ang natabang sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule ni Brian Marcelo sa pagwagtang sa iyahang balatian. Saan na ako sulit mas, niya, noon ang doktor magpa-biopsy ko. Ang first gawas sa resulta sa biopsy nga, papilyari karsinuma. Wala ko lang na una-una, kung gitry ng iyahang produkto, ang Yaki Capsule, i-split na ko ng kinom 3 times a day sulod sa isa kabulan. Pagabot sa kabulan, nagpabalik ko biopsy. Pag gawas sa resulta, natingala ang doktor, nga noon daw nga, negative pa daw ang resulta sa biopsy. Wala na siya. Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan niyo. Mapalit sa mga butika. SSS pensioner ka ba? Maayong balita! Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensionado sa SSS o SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release og mukita kapag 500 pesos nga komisyon sa matag-aprubahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch makitan kini sa Hitosis Building, Dial Street, Kidapawan City og matawagan sa 064-577-3414 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation, Kidapawan Branch. Pagkaon nga kulang sa nutrients, walay exercise o dili maayong stilo sa pagkinabuhi, siguradong sakit ang padulngan o kamatayon. Ayaw hulata nga mahitabo kini. Masigarbohong ipaila-ila. Garlic Plus! Garlic Plus! Garlic Plus! With sodium ascorbate, kombinasyon sa garlic o vitamin C. Garlic nga natural antibiotic. O vitamin C nga immune system booster. Makatabang paglikay sa high blood, heart disease, diabetes o cancer. Garlic Plus with sodium ascorbate, natural ug mas epektibo. Mas epektibo. Garlic Plus, palatian impas, mapalit sa mga butika. Mga kayo panas ganado sa produktong sigurado, MM Face Premium, muabag pag asenso. Ang inyong mga baboy, manok ug bibe, baka o kabayo, kanunay pakan-a o MM Feeds Premium. Aron paspas ang pagdako o maayong resulta, MM Feeds Premium, maayong magpatubo. Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo?
huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami-ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886. Anyong haseyo! Gusto mo bang mag-abroad sa bansang Korea? Para iwas ma-scam, tunguhin ang tanggapang makakatulong sa'yo, ang Flycor Korean Office. Flycor Korean Office. Mahalaga ang government-to-government processes at POEA hired. Dito, tutulungan ka ng Flycor Korean Office. Bawat taon, libo-libong Pinoy worker ang kailangan ng Korea. 100,000 pesos pataas ang buwanang sahod at maraming benepisyo pagkatapos ng kontrata gaya ng SSS, separation pay, return cost of insurance at departure guarantee insurance. Para maiaho ng pamilya sa kahirapan, lumapit sa Flycor Korean Office dahil nagpapahiram sila ng cash assistance matapos na ikaw ay pumirma ng kontrata. Maximum of 50,000 pesos with zero interest. O, ano pa ang hinihintay mo? Tara na sa Flycor Korean Office na matatagpuan sa 3rd Floor Central Marketing Building, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Maririn silang makontakt sa cellphone number 0926-267-8178, 0970-071-8530 at hanapin si Ma'am Jim para matutunan ang mga legal na proseso. Lumapit sa Flycor Korean Office. Nagbibigay din ng libreng orientation. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM. Mga katinig, alas 6:30 lang atong oras. Padayon kita na itong programang Tinig ng Bayan. Pipila sa mga balita, no? Nga, ang ngayon ninyong masayran. Adunay usa ka miyembro sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF diha sa may Pikit Cotabato. Ang ni surrender ngadto sa local government unit sa Ilawom sa pamunuan ni Pikit Mayor Sumulong Sultan og usab gitabangan kini gi-surrender ngadto pod sa Ilawom sa tropa sa militar sa 602nd Brigade Philippine Army nga gipamunuan o gipamunuan ni Brigadier General Roberto Capulong. Gawas niya na doon na po ay mga ubay-ubay nga mga loose firearm ang gi-surrender po doon sa LGU sa Pikit nga gikan sa mga nagkadaiyang mga barangay, mga residente sa Pikit Cotabato kung diin kining naasoy nga mga armas mga katinig gi-surrender po doon sa mga barangay chairman o mga barangay kagawad, no? O ilahang nga mga mulupyo. So at least makulang-kulangan kining mga loose firearm. Kaya diha mangod sa Pikit mga katinig, usa ka dakong problema diha ang kanang rido mo nang padayon dun ay mga nagapanghitabo nga krimen o gadili, wag yun na kasagaran, wag yun na hatagag hustisya ang mga nahimong biktima ni ini tungod kay ang problema kay di naman mo file og kaso ang mga nahimong biktima unya may tabo ni anak kay tungod dun na sila'y armas. Mo na ginatawag nga ganti-gantihan system, no? Mubalos na lang, dili na mo file ang kaso, mubalos na lang mo nang nagkasamot ang rido nga hinungdan usab sa mga patay nga nagakahitabo diya sa naasoy nga sudad. So pinaagi ni ini ang pag-surrender sa mga loose firearm ngadto sa militar, dako kayo gatabang, no? Para wa na kinin pagpakita po nga doon na pagsalig ang ato ang mga authority ang ato ang mga kaigsuunan ngadto sa mga otoridad. Alas 6:32 samtang sa pika sa bahin usab mga katinig diri sa dunay nahitabong meeting kagahapon sa Provincial Interagency Committee Against Trafficking Violence Against Women and Their Children, kining gitawag nga PIACAT-VAUCI, no?
sa naasoy nga meeting gi hisgutan ang mga teknikalidad kalabot sa ugot nga kampanya o advokasya paunsa maprotektahan atong mga kaigsuunan nga mga kababaihan, kababayinan, no? Kay karong panahon na mga katinig tungod sa krisis nga atong nga nasinati. Mao na nga ang uban na musugal, no? Bisag unsang klaseng panginabuhian abroad man, diri man sa lokal, mao na nga gakahitabo, kinahanglan pod, no? Gawas pod ni ana, dunay na ganyang daghang mga problema. Ang uban ng mga babae, kulatahon po sa ilahang mga mahalas kinabuhi. So muna yad akong hagit karon, no, sa tuang Provincial Interagency Committee Against Trafficking, Violence Against Women and Their Children. Kung paon sa nila maprotektahan at mga kaigsuunang mga kababayinan o mga kabataan. Sa pika sa bahin mga katinig, atong hisgutan kadali kaning issue sa politika, sumala pa ni Vice President Lenny Robredo nga kung diin na dapat unahon sa ang pagbatok sa COVID kaysa politika, no? Sayo pa kayo na politika ang mga politiko, sayo pa baron. Si Senador Ping Lacson og si Tito Soto sumala pa magtandem kuno sa eleksyon, pero kung tanawon nimo ang mga social media imong makita mga katinig, duna na advertisement ba, no, ang campaign ni Senador Ping Lacson, general ng bayan kuyawoy mo na yang tagline. General ng bayan. Anyway, atong man po nakita maayong performance ni Lacson na sa Senado. Pero kining mga pagliho karon ang dakong hagit nini ang panawagan ni Vice President Lenny Robredo nga ayaw sa magpamulitika, sayo pa kayo ron, sayo pa ba? Ato dang tanawon kung si mga panlantaw nini sa itong mga political analyst si Professor Ramon Delino Jr. sa Ateneo de Davao University. Kaoban na to, Prof. Good morning. Yes, magandang umaga din sa lahat mga kikinig. Maaga pa ba ngayon, Prof? Ang pamamulitika ng ating mga politiko, mga leader. Ito yung sabi ni Vice President Robredo eh. Pero sabi ng ilan, hindi maaga ngayon. Hinog na, panahon na. Anong pananaw niyo rito, Prof? Yeah, actually, two things yan. Number one kasi, talagang you would accept na election na next year, no? Uh-huh. And by October this year, magpa-file lang talaga ng COC, no? Hindi naman pwede na pag-file ng COC saka pa mag-organize yung mga political parties, no? Uh-huh. Hindi lang kadali yun. In fact, sabi nga natin, no, by the start of January pa lang this year, nag-organize na sila. Uh-huh. Siguro nakikita kasi na ng vice president niya, yung disadvantage niya ngayon, no, na looking at the survey, no, hindi pa rin siya nag-i-improve. At the same time, no, nakikita niya na nakakagalaw na yung ibang tao, pero ang opposition at ang Liberal Party medyo wala pa rin, no? Wala pa rin silang kandidato. No? I think worst case scenario, kukunin nila si Senator Manny Pacquiao as their guest candidate. So secondly, performing naman, no? Hindi naman ibig sabihin na nag-meeting, hindi ibig sabihin na nag-organize yung political parties, ay iniwan na ng gobyerno yung kanilang trabaho. So, hindi naman talaga natin pinaprioritize itong mga political parties, pero we must admit na kailangan din talaga nila mag-organize before darating yung October. So, siguro, no, yan lang yung mga comments nung mga parties, no, na hindi nakakapag-organize ngayon, no, dahil wala silang nakikitang unifying factor among them. Kaya siguro, no, sasabihin na lang nila na mag-concentrate na lang tayo sa pandemic response rather than yung pag-prepare for next year's election. Dito sa kampo ng PDP Laban, ano, may pahayag si Senator Manny Pacquiao na illegal ang gagawing National Council meeting sa September na ipapatawag nitong bagong presidente na si Secretary Cosey. Ano naman ang tingin nyo rito, Prof? Ito ay nakapalob naman daw sa kanilang konstitusyon. Yeah, actually, ang tinitingnan natin, unang-una, ilan ba yung numbers, no? Kasi yung numbers yung batayan natin, eh. Tapos number two,
if yung numbers ba are really members of PDP Laban. Hmm. Kasi, yun na nga, no? If they have numbers pero hinakot lang din nila and they are not authentic members ng PDP Laban, hindi rin. No? Hindi na. Tapos, hindi rin question kasi yung original members. Kasi hindi naman tinatanong kung original members sila. No? Ang importante, members ba talaga sila? Ayun. Kasi kung original members lang, ilan lang naman yan. So, ibig sabihin ba, yung original members lang ba ang pwedeng mag-decide for the political party or the members of the political party? So yun yung ano, yun yung una, no, tingnan natin yung numbers, no, ilan ba ang numbers nila ano nila Senator Mania at Senator Pimentel as compared sa numbers ni Secretary Cusi at saka ni President Digong. Pero wag na natin i-question kung sila ba original members or political butterflies, because most probably kung political butterflies lang yung original members lang yung ating i-consider, wala na magde-decide for the political party. Correct. Maganda yung naging pahayag ng palaso, no? Sabi nila, yung tambalang Lacson at Soto, sabi ni Presidente, we wish them the very best. Pero anong tingin niyo, Prof? kasi si Senator Ping Lacson, na kilala naman talaga na crime buster, yung kanyang integridad na-maintain ito. Kasi dahil doon sa survey na ginawa, parang mataas yung resulta ng survey rating nito nung panahon na siya pa ang PNP chief. Magiging advantage ba nito sa politika yun, Prof? I would understand yung sinasabi ng Presidente, no? Kasi pag tumakbo yung dalawa, most probably it will get the support coming from the opposition. Tumahati yung boto ng opposition. So that, strategically, no? Kung strategy ang titingnan natin by 2022, matutuwa talaga ang Malacanang yan. Kasi mahati lang boto. Wala silang kalaban. No? Oo, yun nga, no? Kasi hindi naman ano, hindi naman kukuha yan ng boto coming from the administration So most probably kukuha yan doon sa opposition at the same time yung mga ano, yung mga unsettled voters pa. So yun. Pangalawa, maganda yung kanyang track record, pero yun nga, no? Notice natin na even during the time, no, kasi yung peak talaga ng career ni Senator Lacson was during the time ng pagkatapos ng term ni President Erap. Kasi yun yung kasagsagan talaga nung ngayon as Chief PNP, etc. Pero notice natin na it did not actually result to better performance sa election. Tumakbo na siyang presidente before. And at that time, no, ang problema din natin is actually yung kidnapping ng mga Chinese. Do you remember? Yung siyang chief ng PAOK TF, di ba? President sa PACC ang tawag doon. PACC. Tapos nagpa-off PF 'yon. Pero yun nakuha niya yung trono ni President Erap nung nanalo si President Erap, no? Pero yun ang taas niya, no? And he even has the support of the Chinese community, yung mga businessmen, so maraming pera 'yon, no? So we were thinking na he would perform well, no, sa election. Pero unfortunately hindi niya, no. Pangit yung, I think number 3 lang yata siya during that time. So right now, hindi naman siya ganun kaingay, ganun kasikat ngayon. Yun na, maganda talaga yung kanyang track record. But at the end of the day, no, titingnan din natin, no, kung ano ba yung kanyang performance with regard to acknowledgement ng mga tao dun sa kanyang ginagawa. So nakikita ba nila yung ginagawa niya? Kasi ang hirap ibenta ng track record sa election, no? Sabi nga natin among the characteristics or traits ng isang kandidato, medyo yung personality trait mahirap, no, especially if it is connected with programs or policies. Sa totoong laban natin, Prof, sa COVID-19 ito, nakapasok na sa ating bansa yung Delta variant ng COVID na nagpapakalat o kumakalat ngayon sa iba't ibang mga countries, no? Doon sa Manila, na monitor yung nakasalamuha ng isang pasyente na nakapasok, may 36 na individual na kanyang nakasalamuha, isa rito ay nag-positive. At ngayon, ang plano ng gobyerno, magpapatupad ng localized lockdown kontra sa naturang variant ng COVID-19. Ano naman ang nakikita niyong hakbang na pwedeng gawin dito? Tama ba? Pwede ba yung localized lockdown at mga tinutukoy na lugar dito na dapat sa ilalim sa localized lockdown? Yung Iloilo, Cagayan de Oro, Hinguog, nasa Mindanao na area ito, no? Pati may na-mention pa
yung ating provincial director ng PNP dito sa Zoom meeting kagabi ng mga chief of police na merong galing ng Butuan ang bumiyahe. So binabantayan niyo mga border na yon. Anong mga dapat gawin dito, Prof, sa inyo sa inyong pananaw? Yeah, actually tama yung ano una, yung granular lockdown na muna, no? Kasi ang hirap pag iyano na naman natin, no? Mag-wide scale or national lockdown tayo. So, of course, no, ito na lang nga yung panahon, no, that we should be recovering. Pangalawa is that siguro we have to reconsider again, no, itong mga opening up of the economies. Yeah, excited na tayo, may vaccine na tayo, pero hindi pa ganun karami. And yun na nga, no, sa Metro Manila, ngayon binawi na nila, no, pagpapalabas ng mga bata. So dito rin sa atin, no, especially dito sa lugar na nakitaan na ng Delta variant, na you know, ibalik ulit, no, sa restrictive lockdown, and wag na munang ano, no, wag na munang palabasin doon sa mga, especially sa mga regions na meron. Ito magagawa lang natin kung i-limit ulit natin yung mga non-essential travel. So sabi nga natin, hindi naman kailangan talagang i-total na lockdown, pero at least yung mga non-essential travel, mapigilan natin, no, yung pagpapalabas ng mga bata, ng mga senior citizen, kasi delikado talaga itong nangyari, no. And pangatlo, yung ano, no, yung nakita natin na ang trend ng nitong Delta variant is yung mga large talagang gathering. Ito nangyari kasi may festival doon sa India, di ba, na tapos after ng festival kumalat itong Delta variant. Tapos dito sa Indonesia, after nung ano, no, yung Muslim festival din nila just this year, so ito din yung nagpakalat. So sa atin, yun yung medyo titingnan natin, no, kasi may mga lugar, like for example, alam natin na may mga festivities at this time, no, mga September, October. Then of course, no, we have our December, na kung hindi pa natin talaga na maximize, no, itong vaccination, sana ano pa rin, restrictive lockdowns pa rin tayo para hindi talaga kumalat itong ano, Delta variant. Kasi manghirap, no, yung ano, yung sobrang 60% more ano siya, or can be spread, no. So mahirap talaga itong Delta variant. At saka ngayong araw na ito ay Muslim holiday, dahil sa pagdiriwa ng Eid al-Adha. Maganda nito kasi may babala na kagad na ibinigay, no, yung kanilang mga Muslim council builders, mga leader, religious leader nila, nagbigay na kagad ng babala patungkol sa pag-iingat. Pero hindi maiwasan, may mga ano pa rin talaga, ayaw maniwala. Yeah, agree. Yun talaga yung problema, no? Kasi sa mass gathering talaga, problematic tayo with, especially sa ano, sa Delta variant. They should be learning, no, dun sa nangyari sa Indonesia. Kasi ano rin yun, eh, Muslim festivity din yung nangyari nun, eh. Kaya kumalat itong sa Indonesia. So hopefully we will be learning from that. At saka sa Cotabato City, maalala ko nung panahon ng Ramadan, kaya rin dumami ang COVID doon dahil doon sa mga pagtitipon nila tuwing gabi, yung kanilang Ramadan trade fair. Marami mong tigas ulo, eh. Kaya sumasakit ang ulo ni Mayor Cynthia doon, no? Dahil sa marami talaga matitigas ang ulo. But anyway, Prof, maraming salamat sa panahon binigay ninyo sa ating programa. Magandang umaga po ulit. Okay, maraming salamat, more power, God bless, stay safe po tayo lahat. Thank you so much po. Si Professor Ramon Belino Jr. sa Ateneo de Davao University. Alas 6:47, mga katinig, ang atong oras. By the way, dakong sunog ang naitabo kagabi, no, sa may Cotabato City, especially sa may Mega Market. Kung diin, mga katinig, pagani mahuman ang pag-ayon ini kay tungod sa sunog po din itong nilabay nga tuig, na sunog na po kagabi, eh. Ay, pastilan in town, no? Ugdaw ang dakong parte sa Mega Market, mga katinig, sa Cotabato City kagabi, eh. So, good. Why nahipos ang atong mga kaigsuunan tungod kay paspas kay gilamoy sa kalayo ang halapad nga parte sa naasoy nga palengke. May na lang kay YG ka-report nga dunay namatay, no? Dito po sa may party po sa may Davao City, sa may Turil, no? Kung diin dunay usang nga namatay,
o kapin kulang 100 ka mga panimalay ang nasunog sa may parte sa Punta Dumalag Matina Pangi. Oo, nitong nilabay ng adlong Sabado. Pastilan in tawon. Amping kita kanunay kaya ang kalayo mo na ginaingon nilang mabuting kaibigan masamang kaaway. Alas 6:48 ang atong oras. Kikalipay og dako ni Lina Jean Dumandan taga niyo Pontevedra Antipasco Tabato ang ihang pagpatumar sa Kidiaki Vitamin sa ihang anak na si Marjorie kay himsog na kini og iya pod ginahaplasan sa Yaki Liniment Oil ang mga pinaakan sa lamok. 4 months si ako na siya gipainom og Yaki Vitamins niya nga haplas pod na niya Yaki pod niya oil nakaron niya basta nang taon mabuspos na in taon. Yan ang Kidiaki Vitamins og Yaki Liniment Oil. Epektibo gyud na sila mga higala. Busa, sulay lang ninyo. Mapalit sa mga butika. If you are in Kidapawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel. Your home away from home. Himsog kaayo ang papa ni Lorena Cunanan nga si Felipe taga Matutungan, Santa Cruz, Davao del Sur. Tungod kay nagamaintain siya sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule ug kadunay pod nagapanghaplas sa Yaki Liniment Oil. Kanang maintain niya sa blood niya ba? Kaang Yaki Oil ug Yaki Capsule naplas niya taga gabi bago siya matulog. Okay na kay kuya. Bisag tiguwang na sa ilang gyapon. Yan ang Yaki Herbal Capsule ug Yaki Liniment Oil. Mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mapalit ka na sa mga butika. Ang pagkaguba sa mga mata ugon retinopathy ang isa sa mga posible nga komplikasyon sang diabetes. Likawan ang high blood sugar. Mag-inom sang Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga butika. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM. Alas 6:51 na ang atong oras. Padayon kita na itong programang Tinig ng Bayan. Doon na tayo mga schedules pa, no? Ay, nagaring lang man. kalimot siguro. Unsa ba'y hinungdan, no? Doon na pa'y duha kita nga interview hunon unta. But anyway, sige lang. Sapi ka sa bahin mga katinig for info, no? Ugma sa karong Huwebes, paghahimuon diya sa Kabakan, Cotabato, ang turok sa okay sa bakuna alang adto sa nasa category A1, A2 o A3 no para sa ilahang second dose o dunay mukabat ngadto sa 400 ka mga mulupyo ang tagaan sa ilahang second dose para sa Sinovac vaccine. So, nag-expect kita mga katinig ato makikusunan magpabakuna na dayo, no? Dili na mag-alanganin pa. Kay hangtod karon daghang pagyapon, nag-alanganin nga magpabakuna nga mga kaigsuunan nato mo nang usa sa mga dakong suliran kay tungod nagatuo pagyapon sila sa mga fake news ng ilang mga nabasa o mga nadungog o nabasa diya sa mga nakita sa social media o mga nadungog. Muna ko ba na mahadlok sila sa epekto sa vaccine pero wa sila na hadlok sa epekto sa virus. Ay na lang. Samtang sa pika sa bahay no sa abdiri sa Dakbayan na sa Kidapawan kay tungod ang usa sa mga gihimo karon sa ato ang city government gipanggamit ang mga eskwelahan no isip pa ang uban isolation facilities ang uban gihimong vaccination hub kay
Karong umabot nga September para sa pag-able sa school year 2021-2022. Gipangandaman na usab kini no sa local IETF sa nahitabong meeting sa local interagency task force on COVID-19. Ilahang na sabutan nga kung gamito na gani ang mga eskwelahan, pwedeng makapangita og laing vaccination habang city IETF, no? Kaog dito ipahigayon ang pagbakuna o sa itong mga kaigsuunan. Doon na yung mga laing mga nakita nga pwedeng gamiton. Kaya halimbawa, doon ay may tabo ka itong limited face-to-face classes, no? Ilabi na sa mga pribadong mga eskwelahan diri sa Dakbayan. Katong mga na-mention ng mga eskwelahan itong Kidapawan Doctors College sa Notre Dame of Kidapawan College, posible magpahihigayon sila o face-to-face classes, limited face-to-face classes alang nga ito sa mga dunay kursong medical, no? Pero sa side pod sa tuwang city school division, wa pa man sila planong magpatuman og face-to-face kay magadepende man kini sa mamahimong desisyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Pero doon na yung rekomendasyon, no, nga magpahigayon og face-to-face. Pero gipunggan usa kini kay ang gustong mahitabo sa tuwang presidente. Tsaka na, doon ay face-to-face classes. Basta nabakunahan na ang kadaghanan sa mga maestra. Oo. O daghan sa tuwang mga kaigsuunan. Kay labi na ron, doon na pailaing bahad nining COVID-19 na mga katinig kanang Delta variant. So, mogay na nagipunggan usa, no, ang pagtugot nga magawas ang mga 5 years old pataas nga mga bata sa mga panimalay, no. Ang tinuod ni Ana, ato ang mga kabataan, kinahanglan po na bantayan ang ilahang mental health, no? Kaya ang uban diha, wala na. Ang kaluoy po nila nga nag-permanente lang sa sulod sa ilang panimalay. Okay lang katong ilang mga balay dagko, makadagandagan, maka-exercise, pero katong mga intawon, gagmay lang barong-barong, luoy po kayo nga nagpundura, no? Mga nang kulang og exercise sa mga bata, importante ganin na para sa ilaha, para mas muligon ang ilahang pang-depensa, ilang immune system. Pero kana ang problema lagi, kay gibawal naman po. Pero sa aktual nga sitwasyon, ang ubang mga ginikanan, pabayaan na ilang mga anak, di agadagandagan sa gawas ra. Oo, wala sila pakialam, bahala nag-unsa daw. Basta importante ilang mga anak, dilipod kayo maburing sulod sa ilang mga panimalay. Alas 6:56 na nga itong oras. Healthy products ba ang hanap mo? Yaki Grocer ang dapat puntahan mo. Available sa Yaki Grocer ang lahat ng produkto ng Yaki. Meron din silang tuna products tulad ng panga, belly, portion at tuna stick. Sa Yaki Grocer, makakabili ka rin ng squid rings, pompano, bagaybay, bangus, seafood, fishball, organic egg, organic pork and chicken meat. Kaya tara na sa Yaki Grocer dahil may dry goods na rin sila. Tumatanggap din ang Yaki Grocer ng short order for takeout. Yaki Grocer is located at Quezon Boulevard, Kidapawan City, beside Avon. Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alas 6:07 ang oras. Atong makahinabi karong buntaga si Pikit Mayor Sumulong Sultan. Good morning po, Mayor. Si Loy Rosario po sa Joy FM, Tinig ng Bayan sa Kidapawan po. Hello sir, good morning. Magandang umaga po. Opo, kahapon may mga isinukong armas at pati yung isang BFF member ay sumuko daw po sa inyo. Paano ho naganap yung pagsuko po ng isang member po ng BFF, Mayor? Sa pamamagitan po ng ating mga barangay officials, mga punong barangay. Oho. Inikayat po nila yung
sa pumindo ng Davis na sinuko po sa pamahalaan ng Salon. Magkapamuhay po siya ng tahinis po. Itong membro ng BIFF, ano po ito? May katungkulan po sa kanilang samahan o ordinaryong membro lamang po? Ordinaryong membro lang po ng samahan nila. Mm-hmm. May mga armas daw din pong isinuko po kayo sa militar? Meron po mga armas. Po. May mga M14 po. At saka may 60mm po. Mm-hmm. At saka barit po. Mga barit po. Puro malalakas na firearms po ito. Saan po ito nanggaling, sir? Sa hanay po ng BAP. At saka nagsama na rin po yung ating mga purong barangay na sinali po yung loose firearms. Aha. Pero yung mga baril lang ang isunuko nila, hindi po kasama rito yung membro. O ito yung membro na sumuko sa inyo, siya ang nagbitbit nung nasabi mga armas. O kasi po ang nagbitbit at saka kasama na po yung ating mga punong barangay. Ah, so marami siyang armas na isinuko? O mga anim po. Anim na armas po. Mm-hmm. Eh saan na po nanggaling yung mga armas na yon? Natanong din po ba ninyo? Yung iba ay loose firearm at saka yung isa po, yung iba ay gari po ng BSF na sumuko po. Yung mga gano'ng karami yung armas po na isinuko po ng BIFF? Yung sa BSF po, isa po ang sinuko niya. Ang iba po ay loose firearm na sinuko po ng binibigay po ng ating punong barangay. Ay, so yung ibang mga high-powered firearms galing sa mga isinuko ng mga barangay official ninyo. Mga loose firearm po yun. Loose firearm po yun. Oo. Kumusta po ngayon ang inyong bayan? Kasi maalala ho natin, sa mga nakalipas na mga buwan, naging problema yung rido at na naging dahilan ng mataas na kaso ng krimen. Kumusta po ngayon, sir? Maganda lang po ang peace and order dito. Tulong po ng ating kasundaluan at ng ating kapulisan. Kasama na po yung mga leader natin dito, ang ating mga punong barangay, ang ating mga social po. Kasama po kaming nag-resolve po ang mga leader dito. At saka maganda naman po ang mga naging resulta. Na itayad po namin yung mga may mga rido na magpunta po sa misa ng Sagayon, mapag-usapan po yung mga kanilang mga hindi pinagkakasunduan. Sir, isang bagay na lamang po, ngayon ay Eid al-Adha, no? May mga religious activity ba ngayon dyan sa inyong bayan po? Katatapos lang po namin mag-Eid al-Adha dito sa aming bahay. Mm-hmm. Dito na lang po kami nag-celebrate ng Eid al-Adha dahil yung Sagayon ma-maintain po namin yung health protocol. Kasi pag doon po kami sa plaza, hindi po maintain yung health protocol na dapat sinar po ng IAT. Oo po. Pero yung mga residente, kumusta po? Sinusunod din po ba nila yung pong panawagan natin na lagi pong sundin yung mga health protocols? Okay po. Okay. Kahit po kami, nag-celebrate po kami ng Eid al-Adha. Lahat po ng nakasamba po rito ay may Christmas po. At saka may social distancing din po. Nag-social distancing din po kami. Mga almost 1 meter po ang bawat isa. Nang sa gayon, maintain po yung social distancing. Opo. Sir, maraming salamat po sa panahon binigay po ninyo sa atin pong programa. Sa muli, magandang umaga po, Mayor. Welcome po. Thank you so much po. Mga katinig, inyong nabati si Pikit Mayor Sumulong Sultan, kalabot ni ining
Abi nako katong mga tagas nga mga armas gisurrender sa usa ka member sa BAFF o Sarday ka armas no ang iyang gisurrender pero katong mga high powered firearms mga loose firearms kini gisurrender pod sa mga barangay officials no sa tuang mga otoridad. Wala kita igong oras, daghang kayong salamat sa inyong kanunay nga pagpaminaw ni atong programang Tinig ng Bayan karong adlaw nga Martes. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Mosunod na atong alas 7 balita maing buntag kaninyong tanan. Ay, maayo pa si Gwen. Nakatulong na kalawin. Apay na kong bay na. Di man gani makausa. Naon sa kong kadihan? Da. Dalihan, humanan ko og pangapi sa Aukira 5-in-1 Coffee. Tanawa na no, andam na ko, baskog na kuhan. Pantay bitaw ha? Kalimit mo din sa Aukira 5-in-1 Coffee, han? Pwede ba din ako, han? Kini na atong himuong kapihan, aron dula tay kaduring igong energy og mabuhat na itong atong gustong buhaton. Sige, han! Ang Aukira 5-in-1 Coffee.